Hello po, samahan niyo po ako at magluto po tayo ng gulay ngayon ala pakbet. Yan, kasi itong gulay ko parang pakbet na rin kasi lalagyan ko ng bagong isda. Yan, lagyan na natin yung sibuyas. Sunod na natin ang ating bawang. Ano kasi eh, kumbaga siguro itong imbabao, last harvest na to. Next year na ulit tayo makakatikim ng imbabao. Ano kasi ito eh, seasonal, yearly, kung magkaroon. Kaya sinamantala ko na, gusto ko uling kumain. Sunod natin ang ating kamatis. Yan. Hayaan po muna natin matunaw yung ating kamatis. Ayan, sulod po natin yung bagong isda. Konti lang po ilalagay natin. Ayan, pwede na po yan. Para wag masyadong umalat yung ating sabaw mamaya. Isunod na po natin yung ating okra. Ayan. Nanditas po ako dyan sa aking tanim na okra. Tapos, ito yung imbabao. Yan, last harvest na siguro yan. Samantalahin natin kasi sa isang taon na uli yan lalabas. Halu-haluin natin. Wait lang po, halu-halu natin. At kasi yan, isusunod po natin yung ating pork broth. Asan ang pork broth? Ayan. Yan. Yung ating pork broth. Yan. Hintay natin kumulo mga 3 minutes, 2 minutes. Yan. Nakulo na, lagay natin tong pritong tilapia. Dalawang piraso lang po 'yan at ako lang po ang kakain kasi. Tapos isunod na po natin tong ating ampalaya. Yan, may ampalaya siya. Yan. Yan, ampalaya. Tapos ito pong ating talong. Yan. Takpan po natin. Wait lang po ulit tayo na mga 3 minutes. Ayan, pwede na po. Baligtarin natin para makita natin yung ano, lawk-lawk nga. Ayan. Oh. Ayan. Pwede na po yan. Huwag natin masyadong lamugin yung ating ampalaya. Tikman po natin. Ang sarap. Yan guys, basta meron kayong pork cubes. Ay no, pork broth. Di nyo na kailangan maglagay ng pork cubes. Malasa na po siya. Kahit bitchin, wala. Ayan. Pero ang lasa, sarap. Ayan po, ready to eat na. Eat na po tayo. Ayan. Natatawa ko. Alam nyo, minsan, nakakalimutan ko ang tawag dito sa babayan na to. Kaya, minsan, pag may nagtatanong sa akin, naalala ko yung sintas ng sapatos. Sabi ko, yung ba parang sintas ng sapatos? Sasabihin, may magtatanong, Ate Tas, anong ulam nyo? Yung gulay na ano, nakalimutan ko na kung ano yung pangalan nun. Sabi ko, yung para bang sintas ng sapatos? Ang tagal bago ko maalala, pero ang daming tawag dyan. Imbabao, babayan, ano pa ba? Daming tawag dyan eh. Eh, minsan lang yan sa isang taon nga, di ba? Nung minsan, ano din ako niya, nagluto. Kasi, kumbaga, bagong ani yun. Kauna-una ang ani yata dito sa lugar namin. Sa may tubo-tubo. Sa, dating ano yun eh, tubo-tubo. Dating tribo ng mga, tribo ng mga Etas. Ay, Bukulot kung tawagin sa amin. Ganyan, mga katutubo. Ngayon, konti na lang sila. Harap.
Kaya yung bunga ng aking okra, maliliit, pero magulang siguro yun, ano, native. Kamihin ko na lang. Masigas yung ano, okra. Pero maliliit pa lang siya, ganyan pa lang. Mga native siguro. Pero yung iba naman, malaki, pero malambot. Iba-iba yata ang punla niyan. Hindi pa ako makapagtanim ng talong. Talagang mamamatay sa init ng araw. Eto, talong nabili. Masarap. Wala siyang alaga. Ang init. Yung pong ano, nagpapabate sa birthday nila. Sa mismong araw ng birthday nyo na lang, o a day before your birthday, kakantahan ko kayo. Okay po ba yon? Masarap din tong ano, imbabaw sa ano, sa munggo. Nilalagay ko dito sa munggo. Masarap yung ano. Ang palaya. Talong. Sarap ng talong. Ito. Bagong pita sana itong okra eh. Di pare-pareho, may matigas, may malambot. Kaya tuwag na yung isda eh, gulay lang, ulam na. Kinamay ko na. Nagugas naman po kasi ako ng kamay. Nagkukutsara po ako kasi pagbasa yung kanin at may konting sabaw, nalalaglag sa kamay ko, sa daliri ko. Tsaka no, nagmimistula siyang bulaklak. Sarap. Ito pa sabaw. La. Ano ba yan? Di makuha. Talong. Ito pa.
sarap. Pag ganitong anog, ang isda may gulay. Kalahati lang po nakakain kong isda. Hindi ko kayang ubusin yung isang buo. Pero pag walang kasama ang gulay, nauubos ko buo. Kahapon, ay kagabi, ulam ko. Tilapia, pritong tilapia na sinawsaw ko sa sobrang anghang na suka. Si nga pala, get well soon. Che, get well soon. Yung beshi ng beshi ng kapatid ko, get well soon. Si She. Si Prince ang ulam manok. Kami isda. Ulam ko kagabi. Pritong isda. Siya pritong manok. Hinimay-himay ni Chris. Nabili niya sa, yun bang nabibili sa mga street foods, yung piniprito-prito nila, pinapray-pray. Binila niya ng parang 1 piraso lang.
May nagpasama sa akin kanina yung kapitbahay ko dito. Nagpunta kami sa ano, doon sa, kumbaga, karatig barangay ng aming barangay. Ang ganda doon, noon lang ako nakarating doon. Ganda, mapuno. Sarap. Palaya. Inadaan na kaming bahay. Ganda. Tapos likod niya bukid. Tapos harapan niya puro ano, orchids. Ganda na mga bulaklak. Nung araw, ang dami kong orchids dyan sa harapan. Binagyo. Yung bang matinding bagyo nung araw, nasira. Tapos, yung ano, yung driftwood, inanay naman. Wala na. Sarap. Tama lang yung alat niya. Kasi kaya hindi ko na dinagdagan ng alat. Kasi yung ating ginamit na pinagpakuluan ng baboy, yung pork broth, ginamit ni Chris yun na pinagpakuluan ng niluto niyang ano, liyempo na ano. Ano ba yun? Chicharon baboy ba yun? Chicharon. Eh, nilagyan na niya ng asin yun. Kaya lang hindi masyado. So, dadagdagan ko pa siya ng ano, sarap. Ayan. Sige po, maraming salamat po sa tiyagaan yung panonood sa aking channel. Please subscribe po. Subscribe, like, comment, and share po. Ayan. Marami pong salamat sa lahat. Bye-bye po. God bless.